Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. I-share ko naman sa inyo mga kapigi kung ano yung ginagawa po namin dito sa farm para sabay-sabay na magbubuntis yung mga inahin po namin. Siyempre pag sabay-sabay na magbubuntis yung mga yan, sabay-sabay na mga anak din po yan. At yung mga iaanak po nila, halos sabay-sabay din nalalaki yung mga yan, di ba? Kaya ganun po yung ginagawa namin. Kasi yung buyer po namin na taga Baguio, pag nag-order po kasi yun, minimum at least 50 heads. Kaya ganun na lang po yung ginagawa namin dito para ma-synchronize or masabay-sabay po namin yung pagbubuntis ng mga inahin po namin. Para hindi rin po kami maputulan ng supply. Kasi ang target po namin, dapat monthly, meron po kaming mailabas na mga fatteners dito. At least, mga 8 po yung mga nganak na mga inahin namin monthly. Para hindi maputol yung supply at dire-diretso po yung pag-aalaga po namin ng mga fatteners. Ito naman po yung ginagamit naming pang-inject sa mga inahin namin para sabay-sabay po silang maglandi, ha. Yan. So hindi ko na lang po ipapakita kasi hindi naman pinapromote sa akin. Baka naman. Baka naman gusto niyo ipapromote sa akin to. Ganun. Para i-reveal ko na yung ginagamit namin pang palandi sa mga inahin. Yan. So ito po yung diluent. Ito naman po yung freeze-dried. So imimix lang po siya dito, ha. Yan. So ibigay po namin ito sa inahin 2 days after maiwalay sa mga biik. Ng 5 ml yung ibibigay sa inahin, ha, yung i-inject ninyo. After 3 to 5 days, ayan, so mag-start na pong maglandi ng sabay-sabay yung mga inahin ninyo. And take note, ha, ibababa ko lang. And take note, yung sabi ng manufacturer kasi, kung ang inaanak ng inahin ninyo is nasa 10 lang dapat, madadagdagan po yun ng isa. So, magiging 11. So, yun po yung explanation niyan sa amin kapag ginamitan mo nitong gamot nila. So, madadagdagan ng isa, sayang din yun, di ba? Pandagdag din. So, ganun po yung ginagawa namin. So far, okay naman po siya. Maganda po siyang gamitin. Kaya yan na po yung ginagamit namin. Kasi yun nga po sabi ko sa inyo, para tuloy-tuloy na magbuntis yung inahin po namin. At tuloy-tuloy din po yung breeding po namin dito sa farm. At hindi po kami mawalan ng pangbenta ng mga fatteners. Ayan, samahan niyo ako mag-inject ng mga baboy po namin dito sa farm. So punta na po tayo ngayon sa gestating area. Ayan. Wala na yung mga inahin po namin dito na iba. Dinala na po namin doon sa likod. Naiwalay na sa mga biik. Uy, grabe. Ngayon ko lang ito nakita. Oh, malinis na, oh. Ito po kasi dadalhin po namin yan sa ano, bagong farm. Doon po namin ilalagay yan. Malinis na, nakakatuwa naman. Dati kasi pag dumadaan ako dito, puro ang daming mga kahoy-kahoy. Nilagay na rin pala nila doon. Anyway, mag-inject na po tayo. So, ito, dito tayo. Oh no! Anong nangyari? Naipit? Ngayon lang naipit? Oh! Liit niya eh, oh. Tingnan mo, naipit. Tingnan mo, baka may magic touch ka. Naipit. Allah, kawawa naman. Hawakan mo, taas mo, ah. Mouth to mouth mo. Naipit. Ang liit niya kasi yan, oh. Naapakan siya, unyok. Naipit. Hala. Kawawa naman. Ngayon lang yan? Yan yung umiyak, ano? Umubuhay pa kaya yan? Buhayin mo, Jerome. Oh. Saan kaya naipit yan? Ang agang angus pie. Ang liliit, ano? Liit. Kaya ba? Naapakan din? Meron ding isa na apakan? O dito rin po may naapakan dito kaya lang inalis na po yung ano, yung biik.
Naapakan din po. Sayang ano. Hindi na kayang i-revive. O, sige na, mag-start na tayo. Ayan, so nandito na po kami sa gestating area po namin. Andito na po yung limang inahin na i-inject po namin ngayon. Si CPA Doc. Siya po yung nagva-vaccine po dito at nag-i-inject sa mga alaga po namin. Kasi ayaw po niya magpapasok dito sa loob ng farm. Kaya siya po lahat gumagawa niyan. Okay, so hindi na po siya CPA. Doktor-doktora na po siya. Saan na? Ayan, wow. May restrainer na po kami. Nag-i-improve na ang Anika Farm. Baka gusto niyong bumili po niyan, i-check niyo po sa yellow basket ko. Restrainer. Yan na po yung ginagamit namin. Hindi kagaya dati, ano lang. Tali lang. Improving ah. Oh, nakakatuwa naman. Ayan, sige. Okay. 5 ml po yan ah. Bawat inahin. Okay. Oh. Bawat baboy po namin na ini-injectan, ito, pinapalitan po namin ng karayom. O, yan. Kawawalay lang po ng mga biik po namin dito sa inahin po namin na tinurukan po namin ngayon. Ayan, para sabay-sabay po silang maglalandi. Dire-diretso po yung supply namin ng mga fatteners. Nakakatuwa naman. Papakita ko lang po sa inyo si Miles. Ayan na po si Miles. Oh, oh laki niya na, di ba? Puntis na po yan si Miles. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong videos. Happy farming everyone!